Hello mga bata! Kumusta kayo? Ako muli si Teacher Viva at nandito na naman ako para sa ating bagong aralin at sasamahan tayo muli ng aking kaibigan upang tayo ay tulungan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Kumusta mga bata? Mabuti po, Teacher! Mga bata, sa pagpunta niyo dito sa paaralan, sa paanong paraan ninyo, naiingatan ang inyong sarili upang kayo ay ligtas na nakarating dito sa paaralan. Teacher! Kahit po ako ay nag-isang naglalakad papunta rito, ako po ay naglalakad sa gilid ng daan. Bago po ako tumawid, tumingin po ako sa kaliwat kanan sa kalsada at tumawid po ako sa tamang tawiran. Yun po lagi ang paalala ni Mama at ni Papa sa akin. Magaling! Ako po, Teacher, ay inatid ni Mama sa sasakyan at ako po ay bumaba sa tamang lugar upang di po ako madisgrasya. Magaling mga bata! Ang inyong mga sinasabi ay ilan lamang sa mga dapat nating sundin upang mapangalagaan natin ang ating sarili laban sa kapahamakan. Sa ating bahay kung saan tayo nakatira ay tinuturuan tayo ng ating mga magulang ang kahalagahan ng pagsunod ng mga tuntunin upang makaiwas tayo sa anumang sakuna at upang ligtas tayo laban sa kapahamakan. Tayong lahat ay gusto na maging ligtas sa loob at sa labas ng ating tahanan. Tara mga bata, alamin natin ang mga gawain na dapat nating iwasan at mga kasanayan na dapat nating gawin upang mailigtas natin ang ating sarili laban sa kapahamakan. Mga gawain na dapat nating iwasan at mga tuntunin na dapat nating gawin upang mapangalagaan natin ang ating sarili laban sa kapahamakan. Ang isang batang ligtas, iwasan ang paglalagay ng maliliit na bagay sa bibig, ilong at tainga dahil ito ay makakasama sa ating katawan. Lagi nating tandaan, ang isang batang matalino, kung sakaling nailagay ninyo ang inyong mga laruan sa bibig, ilong at tainga, huwag matakot magsabi sa inyong mga magulang upang madala agad kayo sa pagamutan upang maiwasan ang mas malalang mangyayari sa inyo. Bilang isang batang ligtas, iwasan ang paglalaro ng posporo, kandila, o tangke ng gasol upang kayo ay makaiwas sa disgrasya o ito ang magiging dahilan pa ng pagkasunog ng inyong bahay. Ilagay sa mataas na lugar ang posporo upang hindi maabot ng inyong mga nakababatang kapatid. Tandaan, ang batang ligtas at matalino, kung nasa sitwasyon kayo na nasusunog ang inyong bahay, huwag mag-atubiling lumabas agad sa inyong bahay at i-report agad sa fire station ang pangyayari upang maapula agad ang sunog. Bilang isang batang ligtas, iwasan ang paglalaro ng matutulis at matatalim na bagay na makikita natin sa kusina katulad ng kutsilyo upang makaiwas kayo sa disgrasya na maaari kayong masugatan. Bilang isang batang ligtas, gamitin ang tinidor ng musto at huwag itong paglaruan dahil ito ay maaaring makatusok sa inyo o sa iba. Bilang isang batang ligtas, iwasan ang paglalaro ng gunting o mag-ingat sa paggamit nito dahil ito ay maaaring makasugat sa inyo. Bilang isang batang ligtas, mag-ingat sa pag-akyat at pagbaba ng hagdanan, humawak sa handrail at huwag magmadali sa paghakbang upang hindi kayo madisgrasya at hahantong sa pagkahulog ninyo sa hagdanan na maaari pang dahilan ng mas malala pang mangyayari. Bilang isang batang ligtas, huwag paglaruan ang mga delikadong bagay na nakatago sa kabinet dahil ito ay maaaring makakalason sa inyo. Bilang isang batang ligtas, iwasan natin ang paglalaro ng mga saksakan ng kuryente upang kayo ay makaiwas sa disgrasya. Tandaan natin, kung sakaling nalulobat ang inyong gadget, sabihin kay mama o sa mga nakakatandang kapatid na sila na ang magcha-charge ng inyong gadget. Bilang isang batang ligtas,
Kung kayo ay nasa labas ng bahay kung hindi ninyo kasama ang inyong mga magulang, maglakad lamang sa gilid ng daan o sa daanan ng tao. Tumingin sa kaliwat kanan ng daan bago tumawid. Tandaan natin, tumawid tayo sa tamang tawiran upang hindi tayo maaksidente. Sumakay din tayo at bumaba ng sasakyan sa tamang lugar upang di tayo madisgrasya o di kaya makaabala ng iba pang dumadaang sasakyan. Bilang isang batang ligtas, iwasan natin ang paglalaro sa kalsada dahil maaari tayong mabangga ng mga sasakyang dumadaan. Bilang isang batang ligtas, kung nasa ibang lugar kayo at matao, humawak ng mabuti kay mama upang hindi kayo mawala. Tandaan, bilang isang batang matalino, kung sakaling mawala kayo, huwag matakot magsumbong sa guard o sa pulis. Sabihin niyo ang inyong pangalan, address at pangalan ng inyong mga magulang upang maibalik kayo ng ligtas sa inyong pamilya. Ngayon, nalaman natin ang mga kasanayan upang pangalagaan natin ang ating sarili laban sa kapahamakan. Tandaan natin, ang matalinong bata at ligtas, iniisip ang kaligtasan hindi lamang sa sarili, kundi ang kaligtasan din ng ibang tao. Ang buhay natin ay isang beses lamang, huwag natin itong sayangin dahil ito ay pagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya marapat lamang na alagaan natin ang ating sarili at ang ibang tao dahil pag lahat ng tao ay nang-iingat, lahat tayo ay ligtas at ang ating pamayanan ay ligtas din tirhan. Ngayon mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Tingnan ang mga larawan na nasa pisara. Lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawain para sa sariling kaligtasan. Malungkot naman ang mukha kung mali ang nagawa. Tara, simulan na natin! Tama! Magaling! Tama! Magaling! Tama! Magaling! Tama! Magaling! Tama! Magaling! Magaling mga bata! Tama lahat ang iyong mga sagot! Mahusay! Alam na ninyo kung paano ingatan ang inyong mga sarili sa loob at sa labas ng bahay. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mahusay! Para sa inyong gawain, kumuha ng makulay na papel, glue, gunting at marker at gumupit ng itag-iisang bilog na pareho ang laki sa kulay pula, dilaw at berde na colored paper. At idikit ito sa maitim na colored paper. Lagyan ang mga salita bilang kahulugan ng bawat kulay na nakalagay sa traffic light. Gayahin ang nasa larawan. Natapos na ang ating aralin. Sana mga bata huwag niyong kalimutan ang inyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam na ng aking kaibigan. Paano sa inyo, mga bata?